Guys, welcome back to my channel Academy Online. No? Sa mga bago lang, subscribe na po kayo at mag-join sa ating membership. Ayan ang ating pong content ngayon. Balik tayo guys sa usapang error. Itong coins na nandito sa inyong harapan ay 2011 by Metallic Coins. No? Gustong-gusto ko kasi nga maghanap ng mga error coins dito sa ating mga BSP series coins. No? Kahit na napakarami na pong mga common error ang ating nalalaman. Eh, depende naman po kasi yan eh. Meron po kasi mga coin collector na hindi nila pinapansin yung mga gantong error. Kung wala naman value yan, okay lang naman po yun. No? Depende naman po kasi yan sa coin collector. Eh, ako po, eh, gustong-gusto ko pong maghanap ng mga error sa mga bariya kasi hindi po yun normal ano, para sa akin. No? As para sa akin, as a coin collector. So, pinahahalagan ko po yun. Siyempre, sinishare ko na rin sa inyo. Kahit yung iba po eh pangit na po yung nasasabi sa atin, no, wala po akong pakialam. Basta ito ginagawa ko bilang siyempre vlog at monetize ang ating channel. Eh, kailangan mag-isip tayo ng mga bagay at ikaaaliw ng ating mga viewers para maibahagi sa inyo. No? So depende po yan sa collector. At tulad yan sabi ko sa content ko dati kasi ang pangungulikta is para pong ano yan eh, parang libangan po yan, so wala pong masama doon, di ba? Hindi po ano yun, hindi po panluloko yun sa mga viewers, kundi binabahagi lamang yung ating passion sa pagkukulik, no? So ayan, ito yung mga common kasi na 2011. Pag hinipo mo yung reverse niya, I mean yung reverse niya, makakapa mo yung script, no? At itong error coin na sinasabi ko, yung kanyang reverse, pag kinapa mo guys, eh, makini siya, no? Para, halos para siyang salamin. Hindi nyo lang kasi mararamdaman niya kasi nga video lang ito, no? Pero para talaga siyang salamin, halos di ko maramdaman yung mga script, kahit kitang kita naman yung design, yung cogwheel, yung araw, pero pag kinapa mo siya, napakakinis, para siyang salamin. Kaya ayan ang special sa coin na to. At sa harap meron din, kaya gagamitin natin yung ating Ultrasonica Super Zoom Boom Panis, no? Alien technology. Ayan. Sayang naman kasi kung hindi po natin gagamitin yun, ano. Okay guys, punta tayo sa reverse niya. Ito na siya. Excuse me. So, pansinin nyo na lang agad guys yung lettering niya. Republika ng Pilipinas. At para makakita nyo agad, sinum ko na yan. Ayan, no? Republika ng Pilipinas. Napaka babaw, eh, no? Napaka weak. Yung lettering, di po ba? Napansin nyo naman siguro. Hindi buhay na buhay eh. Kaya pag kinapaan nyo yan, halos hindi mo na rin makakapayan. Yung part lang na medyo litaw, yung emboss yan. Pero doon po sa part na halos hindi mo na siya makita. Halos nabura na yung ibang lettering niya. No? Ayan po yung error. No? So, marami na rin po ako na-encounter na ganitong mga error sa coin eh, yung halos nabubura na yung mga lettering niya, yung picture, yung numbers, no? Pero para po sa akin nga, kinukulik ko yan at iniipon ko yan at pinagsasama-sama ko sa album na puro error lang siya, no? Kahit sabihin ng iba na walang value yan, ayos lang po yan kasi para nga sa akin, kinukulik ko yan as para sa sarili ko, no? At pwede ko pong i-post ito sa eBay, itong mga gantong error. Kahit sabihin natin nga 5K. No, kasi pwede po tayo magbakasakali doon sa eBay na may magkagusto na taga ibang bansa at bilhin yung ating error coin. Basta pag nag-post kayo sa eBay, pakidetali nyo lang kung ano yung error niyan para maintindihan po nila. No? Kasi magre-research yan sila about sa normal na coin. Eh. Ganun po yung guys. No? At mapunta naman tayo sa kanyang reverse. Ito ang kanyang reverse, no? So ganoon din halos sa kaya nga siguro hindi ko halos makapa yung script niya rito sa likod kasi nga makinis siya eh. Kaya weak yung kanyang mga lettering, yung kanyang mga script, pati yung golden part na yung sa gitna, yung cogwheel na yan. Pag kinapa mo dyan, siya dyan sa bandang gitna, halos wala ka na maramdaman para siya, para na siyang salamin. Ano ba yan? Lagi ako nabubul. Pasensya na kayo guys. Ano? May time talaga na ganito ako. So, ayan po guys. Ang special sa coin na ito. At kayo, baka meron din kayong hawak. Kung gusto po ninyo mag-collect. Eh, collect nyo lang yan guys. Wala naman po pumipigil sa atin. Hayaan nyo lang po yung mga ibang coin collector dyan na
nagko-comment sa ibang mga coin blogger at collector ng hindi maganda. So hindi po yan ang batayan ng isang pagiging tunay na lalaki, no? Sign of ano po yan, insecurities yung maninira po tayo ng kapwa natin, collector at blogger, no? At kung may pagkakamali po doon sa kanilang vlog, hayaan na lang po natin, no? Hayaan na lang po natin yung tao ang humusga. So ganun po yan. At mayroon pang isang coin collector dyan, coin channel, na collector din naman siya, vlogger din naman siya, no? Ang sinasabi niya, yung mga numista daw, wala yan. Wala ro silbi ang mga numista. Tama po ba yung sinabi mo? Kung mapapanood ko, alam ko nanonood ka rito, eh. Mali po yung sinabi mo na walang kwenta ang numista. Hindi mo po ba alam ang ibig sabihin ng numismatic? Sa NGC, may mga numismatic po dyan. Mga master po yan, no? Numismaster. Aralin mo po kung ano ibig sabihin ng numismatic bago mo po sabihin na wala yung mga numista na yan, no? Sana kilabutan ka sa sinasabi mo, kasi kolektor ka, eh. Napakamali po sasabihin mo yun. No, hindi po yan ang batayan ng isang tunay na coin collector. No, may kanya-kanya po tayo ng pamamaraan kung paano tayo magkocollect. Small time man yan or big time. Mahilig sa error, hindi mahilig sa error. So may kanya-kanya po tayo ng pamamaraan. At irespeto na lang po natin yun, no? So ayun lang po ang aking masasabi. Sana itigil na natin yung mga ganyan. Magkaisa tayo as a coin collector, as vloggers, no? So hindi po maganda yung nagkakawatak-watak tayo ng paniniwala. At mag-focus na lang tayo kung tayo ay may mga pangarap, siyempre. Mag-focus tayo doon sa ating mga hangarin. At kung ano man ang napalaan ng ibang tao na kikanaganda nila, eh dapat po tayong matuwa, no? Huwag na po tayo maghatakan pababa. Wala pong pupuntahan yan. Hindi po maganda yan bilang isang, isa lang tayo, guys, eh, di ba? Magkakapatid tayo. So, ayun lang po aking masasabi. Pasensya na kayo. Medyo kailangan ko lang mag-voice out ng konti bilang isang tao din, ano, na may damdamin, at kailangan din natin iparating yung ating adikain kahit papaano. So maraming salamat, guys. Hanggang dito lang ating content. God bless you all. Pagpalaib po kayo. I'm out.